Makeover nga ba ang gusto ninyo dahil heartbroken, stress, o di kaya'y yamot na lang sa mundo? Naku, for sure, marami sa inyo, beauty salon at barbershop ang sagot para mag-pamper at mag-me time naman pag may time, right? Pero sa aming na-discover, hindi lang gaganda kayo at popogi, happy place din ito na may bonggang mga pag-giveaways pa. Take note, bukod sa kanilang serbisyong very interesting, ang kanilang kwentong tagumpay, super inspiring. Ito ba ang dahilan bakit sila'y hit na hit sa mga ginit na gupit? Gupit here, rebond there, and the makeover is everywhere. Ang mga salon at barbershop sa Metro, there's one in every corner, kaya ganun na lang kahigpit ang kompetisyon. Kailangang mag-stand out para mapansin at makilala. Kaya naman ang ilan, nag-iisip ng mga pasabog at pakulo para pasukin ang mga suki. Dito sa Marikina City, bukod sa gaganda ka na sa kanilang salon, may samut-sari pang pampa-good vibes sila at paandar. May giveaways ng mga sabon, libre din ng milk tea, at meron pang pahakot ng mga barya. Ilan lang yan sa mga freebies ng salon na ito na dinudumo ngayon ng mga netizens. Effective naman dahil viral sa social media with more than 1 million views ang idea na ito ng may-ari. Inaabangan din ang mga loyal customers nila kung sino ang magiging top fan queen ng happy place na ito sa maliit na espasyo ng Franz Salon and Spa. Isa po sa mga pakulo namin dito ay ang pag-award kung sino ang napili naming new top fan queen. Sa ngayon, meron na kaming napili. Isa sa mga proud na top fan namin ngayong buwan. Congratulations po! Ikaw yung nag-share, ikaw yung laging nagko-comment, updated ka sa lahat ng mga posts ni Madam Franz. Free hakot, may free reband, top fan badge, then free kojik, then may patampal si Madam. Hindi inakala ni Franz na papatok ang kanyang salon dahil wala raw siyang kaalam-alam noon sa ganitong negosyo. 2020 nang mawalan siya ng trabaho. Single mother si Franz kaya bawal ang matenga dahil may dalawang anak na binubuhay. At yung ma-lay off, big no-no sa kanya. Nagtayo po ako ng parang sari-sari store lang po dito sa bahay namin. Nung nagtayo po ako ng sari-sari store po dito, kasabay nun, nagtinda rin po ako ng kung ano-ano. Katulad ng carbonara, siomay, graham balls na sarili ko pong gawa. Para yung isang bahay maging isang salon din. Pero may hinahanap ang puso niya na gustong-gusto niyang gawin. Hanggang minsan, habang naglalakad kasama ang kaibigan, nakakita sila ng basag na salamin. Dito naging malikot ang imahinasyon ni Franz. Sa piraso ng salamin at refleksyon ng kanyang mukha, nabuo ang negosyo niyang pagpapaganda. Pag na salamin, inassemble po namin siya sa lamesa. Tapos nilagyan po namin siya ng monoblock. Tapos, syempre po, dahil bahay lang to, lahat ng dadaan lang po dito, kapitbahay namin, nag-post po kami sa Facebook. Nagsimula sa 300 pesos ang puhunan, humiram ng blower at halos lahat ng gamit, mumurahin. Lakas loob lang ang mayroon si Franz at sinimulan na niya ang salon sa tulong ng kanyang kaibigan na may karanasan na sa ganitong hanap buhay. Improvised lahat ng kanyang ginagamit. At dahil dyan, kaliwat ka ng bashers ang sumisigaw sa kanya dati na maglubay na daw sa kanyang kahibangang magkaroon ng salon. Sasabi sa akin na wag ko daw pong ituloy to. Ang tawag nga po sa akin ng mga tao, baliw daw po ako eh. Kasi sino ba namang baliw yung magtatayo ng salon dito sa liblib pa na lugar? Tagong-tago po talaga kami. Talaga, nasa dulo pa po kami ng street. Tapos nung nag-print ako ng tarpaulin, sabi sa akin ng mga tao, parang baliw naman to si Franz. Bakit may tarpaulin pa siya dyan? Kami-kami lang namang mga makakakita niyan. Pero hindi nasiraan ng loob si Franz. Laban lang kung laban, girl! Ang una niyang gupit sa murang presyo hanggang mag-level up na sa pagre-rebond.
Ginamit ni Franz ang social media para makilala ang kanyang small time na salon. At success! Ang mga kapitbahay niyang dating nagdududa, abay akalain niyo bang mga loyal customer na ngayon? May iba ring dumadayo para lang ma-experience ang service deluxe ni Franz. Talagang sinasabi po nila kung ano pong nababaygay at angkop sa buhok niyo. Hands-on talaga si Franz. 100% customer satisfaction kasi ang goal niya. Pagkatapos nilang mariban, hindi ko po sila pinapabayaan na, oh yan, ayan ka na kita dyan. Tapos ka ng mariban eh. Chinachat ko po sila ulit na, ano pong feedback nyo? Kamusta na po yung buhok nyo ngayon? Ano pong shampoo yung gamit nyo? Ano pong conditioner? Binibigyan ko pa po sila ng free. Kunyari, nakadalawa sila, tatlo, may free na po sa akin silang hair treatment. Ang neighborhood salon ni Franz naging takbuhan na ng mga busy bee na mga nanay na tanging hangad lang magpaganda paminsan-minsan. Wala na po talaga akong time para magpaayos ng buhok. Kasi po, iniisip ko po yung sa bahay lang. Ako lang kumikilos, ang asawa ko po nagkatrabaho, ako lang po ang nag-asikaso sa mga anak ko, sa mga gawaing bahay. Challenge accepted naman itong si Franz na i-level up ang look ng kanyang customer na si RD. Aba, aba, aba! Ang look ni RD winner na! From haggardness to freshness. Pero hindi lang pagpapaganda sa mga kliyente game itong si Franz. Naging misyon na rin niya na makatulong sa kapwa lalo na sa mga taong nagtatrabaho sa kanya. Tulad niya, single mom din si Sherwin at dating battered housewife. Pero nagkaroon ng pag-asa sa buhay dahil sa malasakit ni Franz. Kung dati po, inaiyak po po kung saan ko hagilapin yung pambili ng gamot ng anak ko. Naalala ko noon. Ngayon po, hindi naman po siya pag-aano. Kahit ilang gamot pa yan, ilang diaper pa, ilang panggatas yan. Kayang-kaya ko nabubilin dahil sa tulong sa akin ni Franz alone. Sobra po talaga ako nagpapasalamat. Ang dating tambay at siga naman na si Raymond na walang direksyon sa buhay. Believe it or not, isa na ring hairdress sa salon ni Franz. Ang laki niya na itulong niya sa akin. Maraming salamat na lang kay Franz kahit papano. At hindi ko nasabihin, alam niya na kaagad kung ano problema ko. Mahal na mahal ko ang trabaho ko. Hindi na po talaga alis dito. Naniniwala si Franz sa perfect timing ang lahat. Nag-align ang buong universe sa tagumpay na ini-enjoy niya ngayon para mag-share din ng kanyang blessing sa iba. Natulungan ko po yung mga staff ko eh, kasi may kanya-kanya rin po silang kwento. Yung iba gustong yumaman ng yumaman, ganyan. Ang gusto ko lang po talaga, makaraos po kami araw-araw. Ang goal ko nga po dapat dati, sa isang linggo man lang, isang client lang eh. Ganun lang po eh, makaraos lang po kami, pambili ng bigas. Tapos kung sakali man pong sumobra ko, tutulong na lang din po ako sa iba. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan. K-Magic Skin Cream for Body. Dito naman sa Valenzuela City, Games pa more ang bumibida. Wala po tayo sa arcade sa mall ha, dahil isa pong barberya ito. For the boys ang naisip ng may-aring si Ron Imam na pang-engganyo sa kanilang mga customer. Naglalaro kami ng airsoft every Sunday. So business na rin namin ng airsoft before. Matagal na, yan ang actually first business namin. Dati nagre-resell lang kami. Ngayon nagsusupply na kami ng mga airsoft. Sinama ko na rin dito sa barbershop para maging unique siya. Isa sa dahilan ko, para matuto rin yung ibang tao paano maging humawak ng baril na safety. Happy place ni Ron ang kanyang barbershop. Paraan daw niya ito para makapag-relax lalo na kung sobrang stress sa kanyang mga negosyo. Every week, talagang madalas akong magpagupit. Madalas ako tumatambay ako sa barbershop. Meron ako isang barbershop, meron akong barbero na nagme-maintain sa hair ko. Pag nandun kasi ako, yun yung parang way ko na ma-relax ako. Lagi niya sinasabi sa akin na bakit hindi ka magtayo ng barbershop kasi mukhang maganda ang barbershop. Walang patumpik-tumpik, nagpatayo na nga agad ng isang barberya si Ron. One-stop shop at total pampering experience ang konsepto nito. Isa sa business namin is skincare din.
manufacturer din kami ng skincare. So sabi ko sa asawa ko, bakit babae lang nagpapaganda? Paano naman kami mga lalaki? So kaya naisipan ko si Imron 21 ilabas. Yung meron kang sabon, meron kang shampoo, meron kang perfume, meron kang hair pomade sa buhok, and then beard balm na rin sa balbas. From haircut, facial, to massage at foot spa. At pagkatapos, may libreng airsoft pa. Sa halagang 250 pesos, abay sulit na sulit talaga. Lalabas naman talaga ang charm at pagkapogi mo dito. Pampered na, enjoy pa. Mag-stand out sa'yo among the rest. Kailangan meron kang ekstrang binibigay sa customer. Hindi lang yung usual na ina-avail ng customer. Tsaka marami rin matutuwa na meron kang may libre palang ganito. Sa edad na 43, tagumpay na sa pagnenegosyo si Ron. Pero hindi tulad ng kayang gawin sa kanilang mga suki sa barbershop na Instant Glow, hindi madali ang naging buhay noon ni Ron bago umasenso. Hinanap ni Ron ang magandang kapalaran sa Maynila kasama ang asawa. Pilit niyang inilaban ang kanilang pangarap na umangat, pero ang pagiging Muslim niya ang naging hadlang daw sa mga oportunidad. Matagal ako hindi nagkaroon ng trabaho dahil nga Muslim po ako actually. Pangalan ko pa lang is Imru Sharif Imam. Doon ako nahirapan. Nag-try ako mag-apply ng factory worker. May mga na-in-applyan ako na yun ang sinabi sa akin dahil Muslim ako. Mahalis talaga, hindi ako makakalala. Dami ko na in-apply yun, wala. May mga araw din daw na nagdidildil sila ng asin dahil walang-wala sila ng kanyang asawa. Maswerte na kung makakain kami sa isang araw. Sa isang araw na yung inahanap pa namin, hindi pa namin alam kung anong kakainin namin that time. Si El, baka pwede kami makahingi ng pagkain. Kaibigan ko na siya noon pa sa probinsya, sa Quiapo. Meron siyang karinderya dyan. Kiusap ako sa kanya na sabi ko, bayaran lang kita, gawin kong utang na loob to, babayaran ko sa iyo balang araw. Mabait naman siya sa akin. Pinapakain niya ako. Pero siyempre, pag utang na loob, habang buhay yan. Dumating din sa puntong napilitan siyang ibenta ang kanyang nag-iisang pares ng sapatos para lang may pamasahe sa paghahanap ng ikakabuhay. Naalala ko before, meron akong in-apply na isang company. Lahat sila nakasapatos, lahat sila nakanektay. Ako nag-a-apply ako. Ang in-apply ko that time is school cashier. Good morning, ma'am. Good morning. Mag-apply po sana ako ng trabaho. Wala akong sapatos. Naka-t-shirt lang ako. Butas pa yung pantalon ko. Sabi ko, nakiusap ako, baka pwede ako mag-exam lang. Pinayagan naman ako, exam lang. Ito, nalagay mo dyan, yan. Siguro, sinuwerte ako, dalawa kami nakuha. Check natin kung saan siya qualified. Ah, okay. At sa pagkakatanggap sa trabaho, nagbago ang ihip ng hangin para kay Ron. Marami akong kaibigan na may kaya sa buhay, may yaman. Isa actually sila sa nag-motivate sa akin. Sabi nga ng isang motivational speaker, sumama ka sa tatlong magnanakaw, magiging pang-apat ka. So sumama ka sa mga mayayaman, tatlong mayaman, after a year, magiging pang-apat kang mayaman. Dahil sa dinaan ng hirap sa buhay, naging napakahalaga para kay Ron ng pera. Kahit sa serbisyo sa kanyang barbershop, sinisiguro niya na makakuha ng kanyang mga customer ang value for money. Ito po yung loyalty card na binibigay po namin sa mga dear customers po namin para po ma-encourage po silang bumalik. Kasi may mga reward po silang makukuha dito. For example, maka-third na balik po sila sa amin, may free soaps na po sila. And then may mga different discounts po kaming binibigay, mga 10% discount. And then may free haircut din po. And then may 20% discount. And also free haircut po. May payo din siya sa mga gustong umasenso. Wala kang dapat sinasayang na time. Pag nasa business ka, nakakakonsensya yung napaupupo ka lang na wala kang ginagawa, wala kang... Yung time mo, hindi mo mako-convert into pera. Pinanganak akong mahirap, pero hindi ako papayag na mamatay akong mahirap. Ang salon at barbershop parang life, at tayo ang mga barbero o hairdresser sa ating nakasalalay ang total makeover ng ating sariling buhay. Kaya dapat, maingat.
pulido, mahusay ang bawat galaw dahil sa isang simpleng gupit lang, siguradong magandang kapalaran ang kapalit. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. So, this is the shampoo. This is the conditioner. I super love this product. Ang ginagamit ko dati na shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pasunog sa hair dye. So, I used this one. This is what I made. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kaysa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo, super kintab, and tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair Shampoo and Conditioner. I love and I am so proud of these products.